nakaraan sa Batangueño Abroad. Gumawa tayo ng ubod ng sarap na Spanish-style sardines at isinuwalat din natin ang sikreto ni Romina. Kaya't kung hindi mo pa napapanood ang cooking video na iyon, maaari mo naman yung balikan pagkatapos mong panoorin ang episode na ito. At yun na nga, dahil sardinas na naman ang ating napag-uusapan, hayaan niyong palawigin at arukin pa natin ang mga ilang bagay na may kinalaman sa sardinas. Ngunit, bago natin simulan ang ating kwentong sardinas sa araw na ito, maaari bang i-double check mo muna kung nakasubscribe ka na sa aking channel? At kung hindi pa, parang awa mo na, mag-subscribe ka naman, no? I-share mo na rin to, mga kabatang, tapos pindutin mo ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest upload ng iyong Kuya Batang. Ngayon, alam nyo ba na ang salitang sardinas ay nagmula o hango sa pangalan ng isang isla sa Mediterranean? Ito ang Sardinia, Italy. Di umano'y napakayaman ng mga karagatang nakapalibot sa islang ito sa mga maniniit na isda na kung tawagin ay sardinas. Ibig kong sabihin, ipinangalan na rin lang sa mga isdang ito yung pangalan ng isla. Ganun lang yung kasimple. Eh ano namang kinalaman ng mga isla-isla na yan sa topic natin ngayon? Ganito kasi yan. Sa isang ordinaryong mamamayang Pilipino, kapag ka sinabi mong sardinas, ang iisipin ka agad ay yung bang dilatang isda na may tomato sauce. Ganito din yung iniisip ko dati eh. Minsan maanghang, minsan hindi. Yun yung sardinas sa pagkakaalam ng maraming Pilipino. Pero alam mo ba na ang salitang sardinas ay may direktang kahulugan na ang ibig sabihin ay isang uri ng isda at hindi ang pagkakaalam natin na isa itong uri ng recipe o putahe? Ang salitang sardines kapag itinranslate mo sa salitang Pilipino ay nangangahulugang tamban, tunsoy, silinyasi o mas kilala sa aming probinsya sa pangalang Don Pinas. Ito ang pinakamayaman sa lahat ng mga isda. Walay talaga, corny. Ito yung isdang maraming tinik at marami din yung kaliskis pero masarap naman kapag ito ay sariwang sariwa. Ang madalas at sikat na pagkakaluto dito sa mga isdang ito ay tinatawag natin na sardines in tomato sauce. Uulitin ko, sardines in tomato sauce. O kaya naman ay ang isang version nito na walang tomato na tinatawag namang Spanish style sardines. Nagagets nyo ba yung point ko? O mukhang pinapagulo ko lalo yung buhay nyo? Kaya't isang napakalaking kamalian na tawaging sardinas sa mga larawan sa itaas. Yun ay sapagkat gumagamit sila ng ibang klase ng isda gaya ng makarel o galunggong o kaya naman ay bangus or milkfish. At ngayong nalaman mo na ang mga tamang terminolohiya, nasa sa iyo na kung isasabuhay mo ang mga ito o hindi. Pero next time na gumawa ka ng Spanish-style milkfish o milkfish in olive oil kung tawagin, huwag mong sasabihin na gumawa nga pala ako ng Spanish sardines, pero bangus yung ginamit ko. O kaya naman kapag umuutang ka sa sari-sari store, huwag mo ring sasabihin ng ganito. Pauta nga po nung sardinas, yung mackerel po ha, yung kulay pula. Oh, di ba? Parang pabili lang ng Colgate. Close up po ha. Pero gaya nga ng sinasabi ko, nasa sayo ang desisyon kung isasabuhay mo ang sinasabi ko o hindi. Kung ano man yon, hindi naman na natin mababago ang mga pananaw ng mga Pilipino. Ang mahalaga ay nagkakaintindihan at nagkakaunawaan tayong lahat. At kung ang ilan sa atin ay paborito ang sardinas in tomato sauce, mas may hihigit pa ba
sa mga kapatid nating mga mangyan sa pagkakahilig sa pagkain ito? Ang mga mangyan, kung hindi ka pa pamilyar, ay isang pangkat etniko ng mga Pilipino sa Pilipinas. Ang katawagan sa kanila na mangyan ay may kaugnayan sa salitang magus at mahika dahil may karunungan daw sila di umano tungkol sa ilang salamangka gaya ng lumay o kulam. Kayumanggi ang kulay ng kanilang mga balat, itim ang buhok, may maamong muka at may katamtamang tangkad. Naninirahan sila sa mga liblib na pook ng Mindoro at ikinuturing silang isa sa mga mahihiyaing tribo. At kagaya ng iba pang pangkat etniko sa Pilipinas, ang mga mangyan ay binubuo rin ng iba't ibang tribo. Isa dito ang tribo ng Hanunoo. Ang salitang Hanunoo ay nangangahulugan na sila ang tunay na mangyan. Well, kahit may iba't ibang tribo mayroon ng mga mangyan, halos marami silang pagkakahawig at maraming common sa kanila. Sa itsura, sa kultura, gayon din sa mga hilig. At isa na nga dito yung pagkakahilig nila sa sardinas. Alam nyo ba na sa sobrang hilig ng mga sinaunang mangyan sa sardinas, nakahanda silang ipagpalit sa iilang pirasong dilata ng sardinas ang mga alaga nilang mga manok at baboy o kung ano man yung meron sila. At kagaya ng mga tipikal na Pilipino, ang ating mga kapatid na mangyan ay likas ding hospitable. Kung example nga na magiging bisita ka sa bahay nila at hahayin ang kanila ng baboy o kaya naman ay manok, tinipi akong hihingi pa sila ng paumanhin sa'yo at sasabihin, "Kaibigan, pasensya ka na at manok lang ang may papakain ko sa'yo." Kung nakababa ako ng bundok at nakapumalengke, malamang sardinas yung ulam natin ngayon, kaibigan. Datapwat ngayong mga panahon na to ay halos nabubuhay na rin sila ayon sa modernong panuntunan at nakatungtong na rin sa kolehiyo at professional na rin ng ibang mga mangyan. Isang katotohanan na matandang kaugalian ng mga ninuno ng kasalukuyang mangyan ang magpahid ng sardinas sa kanilang mga buhok na animuway parang hair wax. Oo, tama ka. Sa kanilang kultura, isang bagay na dapat ipagmalaki kapag mayroong sardinas sa kanilang habag. Sa madaling salita, super proud sila kapag nakakain na sila ng sardinas at kinakailangang malaman to ng lahat ng kanilang mga katribo na mas nakakaangat sila sa iba kasi hindi naman lahat ng mga mangyan ay pwedeng kumain ng sardinas or can afford na kumain ng sardinas. Siguro tatanungin mo yung sarili mo kung bakit. Baka biro lang to. Well, ang masasabi ko sa iyo kabataan, ito ay hindi isang biro. Ito ay isang katotohanan. At alam nyo ba na ang dahilan ay ang pagpapahid ng sardinas sa buhok ay isang status symbol. Sinasadya nilang mag-amoy malansa o mag-amoy sardinas yung kanilang buhok. For the others to know. Ang kaugalian ito ay ginagawa ng mga sinaunang mangyan. Sapagkat ang mga mangyan sa panahon ngayon ay medyo moderno na rin ang style ng pamumuhay na wala na ang ganitong praktis. Pero hindi nawawala ang pagkahilig nila sa sardinas na nananatiling all-time favorite nila to. Kung iisipin mo, medyo weird nga ang kanilang kaugalian na to. Pero ang mga bagay na gaya nito ay di dapat pagtawanan o gawing katawa-tawa. Remember, ang kaugaliang ito ay parte ng mangyan heritage at ang mga mangyan ay isa sa mga tunay na mga Pilipino. Sa makatuwid, ang practice na yon ay isa sa mga nagbibigay ng kulay sa ating kultura at sa ating pagka-Pilipino na karapat-dapat lamang nating igalang at ipagmalaki.